Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaamaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa Kanya, tinig at manatiling tapat sa Kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya
sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang ang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsiit tayo muna ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay kanyang buhay. Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. May isang lalaki po na minsan naglakbay sa disyerto. At dahil siya'y naligaw, naubusan na siya ng tubig na inumin. At sa kanyang pagkauhaw, habang siya ay patuloy na naghahanap ng pupuntahan,
may nakita siyang isang bahay. At ang bahay na ito, merong water pump. At itong water pump na to, pagbukas niya, no, kakarag-karag lang at walang lumabas na tubig. Nung siya'y napahiga, sapagkat nawawalan siya ng lakas, nakita niya yung isang jug ng tubig sa kanyang gilid. At ang nakalagay doon, pagkakita niya, ilagay mo ang tubig na ito sa water pump at magkakaroon at lalabas ang malinis na tubig. Bago niya ilagay yung tubig doon sa water pump, napaisip siya, kung iinumin ko na to, baka maubusan ako ng tubig. No? Mawawalan ako ng tubig na inumin at baka ako'y mamatay na. Isip siya ng isip, no? Gusto niya nang inumin yung water jug para maibsan na yung kanyang uhaw. Pagkatapos, maya-mayat pa, no? Napaisip siya, sabi niya, sige na nga, magsusugal na nga ako, ilalagay ko na nga ito. Pagkalagay niya nung tubig doon sa water pump, muli kakarag-karag yung water pump na parang walang ilalabas sa tubig. Pagkatapos, maya't-maya pa, lumabas yung maraming tubig. Nakainom siya ng sapat. Tapos, nakita niya doon sa baba ng sulat, pagkatapos na ikay makainom, punuin muli ang water jug na ito upang makainom din ng iba. Pagkatapos, dali-dali niyang pinuno yung water jug at saka umalis. Mga minamahal kong kapatid, ito rin po yung hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ibigay lahat, no? To deny ourselves. No? Marami tayong mga bagay na gusto. Gustong gawin upang tayo maging masaya. Gustong gawin upang masatisfy tayo. Gustong gawin upang masatisfy yung ating mga hangad sa buhay. Pero yung pagbibigay natin, yung pagsasakripisyo natin gagawin ngayon panahon ng Kwaresma, makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Kung hindi po nagsakripisyo at nagtiwala yung tao doon sa ating istorya, hindi po maiibsan yung kanyang uhaw. Baka pagkatapos noon, no, siya'y namatay na. Pero dahil itinanggi niya yung kanyang sarili, no, siya'y nagsakripisyo, nagkaroon siya ng kaginhawahan. No, nasatisfy yung kanyang thirst dahil siya ay nagtiwala. At yun din po yung tawag sa atin ngayong panahon, magtiwala sa Panginoon, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang kalooban. Kaya nga po sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga minamahal kong kapatid, hindi tayo makasusunod na tunay sa Panginoon kung hindi natin lilimutin ang ating sarili. Kung aisipin lang natin na yung sarili nating kapakanan at makakabuti sa atin. Hindi rin tayo tunay na makasusunod kay Jesus sa ating Panginoon kung hindi natin papasanin yung ating mga krus. Ano ba yung mga krus natin sa buhay? No? Ang isang mabuting Kristiyano, hindi naman naghahanap ng magpapahirap sa kanya. Yung mga krus natin sa buhay, pwedeng yung mga kamag-anak na mahirap mahalin. Pwedeng yung mga tao na umuusig sa atin. Mga taong ang hangad sa atin ay masama. Pwedeng sila yung krus na dapat nating pasanin. Ano ba yung dapat nating ginagawa sa mga kaaway? Nilalabanan ba natin? Hindi. Ang ibinabalik natin, pagmamahal. Dinadala natin yung sakit na ating nararamdaman, hindi parang isang masohista na gusto lamang ay pain at sakit sapat gusto natin maputol yung isang bagay na masama. Dahil ang mabuting Kristiyano, ayaw ng masama at hindi nagtotolerate ng masama. Kaya walang lugar sa kanya ang paghihiganti at paggawa ng masama sa kanyang kapwa. Kung ganito po yung ating pag-iisip, hindi po natin tunay na pinapasa ng krus at hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, sabi sa ating unang pagbasa, narinig natin na sa atin nakasalalay ang lahat.
Ang background po, ang context po nitong pangyayaring ito, ang mga Israelita ay ipinagadya ng ating Panginoon. No? Sila ay naglalakbay, no? Sila ay mula sa Ehipto, mula sa lupa ng pangaalipin sa kanila. At sinabi sa kanila ng propeta, sa inyo nakasalalay ang lahat. Kung susundin niyo ang kalooban ng Diyos, maliligtas kayo. Kung susundan niyo yung mga paraan ng mundo, yung gusto niyong mangyari, ang iyong sarili, mamamatay kayo. Mga minamahal kong kapatid, lahat ng bagay na hindi maka-Diyos, lahat ng bagay na magdadala sa atin sa kasalanan, magdadala sa atin sa kamatayan. Hindi po yung literal na kamatayan, no? Kamatayan ng ating kaluluwa, ibig sabihin, tayo ay pwedeng habang buhay, no? O sa ating pagkatapos ng ating buhay, hindi natin makapiling ang Diyos sapagkat sinunod natin ang ating mga sarili. Pero kung sinunod natin ang Diyos, mamatay man tayo, ano man mangyari sa atin, sino mang umusig sa atin, basta tayo'y tapat sa Diyos, siguradong tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya sa kahuli-hulihan, mga minamahal kong kapatid, ang tanong sa atin, kaya ba nating magsakripisyo ng mga bagay-bagay para sa kaharian ng Diyos? Ang buong panahon po ng Kwaresma ay pagninilay, pagtitika, pagsasakripisyo upang makamtan natin ang kaharian ng Diyos, upang lalo nating makilala ang Diyos, mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya po, ihanda natin ang sarili sa panahong ito. Tayo po ay patuloy na magtika at magbigay ng ating sarili para sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Yesus upang sumunod sa Kanya. Magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga may hirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-api. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo na mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ilapit din natin ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itong ngayon mong alay namin sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihindog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa tayo'y labos na damayan sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabihing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatito, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino pa ang aking katawan?
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahangi ito o sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawa laging magdulot ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa reno, nilulwalhati